ating mga kababayan na hirapan sa buhay ay nasa sa katuparan na literal at sa batas. Pinirmahan ko na po ang bagong housing law o housing ordinance sa lungsod ng Maynila. Isa na po siyang batas. Okay. Eh, Yorme, ano naman ang epekto niyan? Eh, batas. Eh, ano ngayon kung batas? Gusto ko lang malaan ninyo, no? Kasi, dahil sa ginagawa ngayon yung condominium 1, condominium 2, bigyan mo nga silang update kanina. Meron ka bang picture? Yung kanina? Ay, sila kung si Letlet Charcal, kung si Aljong Isip, kung si Marlon Lacson, o si Attorney Chris, o sa ating uso, si Vice Mayor at si Majority Floor Leader, kung si Joel Chua. Okay, ipakita mo nga. Kung mapapasin nyo, tuloy-tuloy po tayo sa tulong na rin ng ibang tao at yung ating mga pamamaraan, paano natin makamit yung pangarap ko na kopyahin si Prime Minister Lee Kuan Yew, yung In-City Vertical Housing Program. Ito po ngayon, tingnan nyo mga kababayan, ha? Ito po ang Basek Community. Townhouse po yan. Townhouse. Para doon sa mga nasunugan dati. Ayan po. Up and down. Ha? 40 plus square meter, 2 bedroom. Ayan po. Yan. Laki. Lapit na. Nagsegunda na. Nasa second floor na. Ayan po. Ganyan kalaki po ang loob niya. May banyo, may labahan, at may kusina, at may sala. Sa taas, kwarto plus family room. No? Ayan po yung second floor. Ayan po, kung ewan ko, kung may picture kayo ng lumang Baseco, yung gitna na yun, talagang, Diyos ko, parang bahay namin nung araw sa parola. Condominium nung, ayan o. Tingnan nyo po yung sa dulo, yung sa tabi. Ganun po yung dati itsura niyan. O ngayon po, may sarili silang kalsada, may iskinita, may sarili silang drainage system, water system, electricity nila, ang nag-request ako sa Meralco, yung load, para matuto magtipid ng mga pamilya, tas dalawang palapag. Bakal, pati yung flooring po niyan, yung pinakasegunda, bakal po yun. Ayan. Ngayon naman, ito yung update naman, pakita mo nga, ito po yung ginagawa ngayon na condominium. Ayan, nakita mo yung hallway. Tsutsal. Sabi ng photographer kanina, ano daw sinabi ng SMDC? Gusto rin yung makabiling kondo. Ay, kade, ete, para sa mahihirap nating kababayan yan. Ngayon, ayan po. Ayan, yung pormada. I think ito yung ginagawang anong tawag dito? Yung model unit. Para may pakita kung paano gagawin. May banyo, sariling banyo, two bedroom, no? Ang setup. Okay. Ngayon mga kababayan, tapos yung mga binibili natin lupa. Ito yung mga pangarap ko nung araw, kami ng nanay ko na magkaroon kami ng sariling amin. Sabi nga lagi ng nanay ko ang aso nga naghahanap ng masisilungan. Pag umuulan, tao pa kaya. Meron kang picture ng binondominium? Yes, meron pa yan eh. Ayun, binondominium. Yan. O, tingnan mo kung gano'ng nakataas ngayon. So, importante lang na alam nyo na ito mga ginagawa ngayon, ongoing yan, no? 15 story with elevator, no? Ayan. Gaya na po siya kataas ngayon. Ha? Yung tabi niyan, squatter. Gusto ko po ma-visualize niyo, no? Itong binondominium, yung tabi niyan, squatter. Mismong katabi. Tabi yan. O sila yung unang makikinabang. O pero ganito po yan. Ha? O dahil sabi ko, hanggat maaari mabigyan ng pagkakataon din yung iba, no? Pinasa namin yung batas na nagsasaad na magbigay ng pabahay sa loob mismo ng syudad. Hindi tatapon sa probinsya, tapos babalik lang dito, kundi sa loob mismo. Dahil marami dito ang access to education, basic healthcare, at ano pa mga pasilidad o serbisyo ng gobyerno. No? Now, and opportunity of course para magtrabaho. O ngayon,
Itong mga condominium na to, para to sa mga mahihirap at ito po, mga nangungupahan. Ano pong ibig sabihin? Kaya po namin talaga yan, yung batas, yung handbook. Pag nakita nyo, may handbook ko na ang user. Meron po kayong mga susundin, no? Kapal din ang handbook niya ng mga magbebenepisyo. Kapag kayo ay squatter, lalo na doon sa area na yun, malamang sa hindi kayo yon. Ngunit, yung mga nangungupahan sa buong Maynila, nangungupahan ka, no? Maaari ka rin makakuha niya. Opo, gusto ko malaman niyo, no? Kasi alam ko parang nababalibalitaan niyo yun. Ito po, batas na. Isinabatas namin, no? Maraming salamat kay Attorney Chris Fernandez, no? Nung ginagawa po namin yan noong gabi, ang tagal po niya nung batas niya. Kasi sininsin namin dahil gusto ko nga, nagawa ito sa Singapore. Nagawa to ni Prime Minister Lee Kuan Yew. E tingin ko kaya itong duplikahin dito sa atin. Kaya halos kinopya rin natin yung mga ibang provision, no? Proseso, no? At yung mga tatanggap. Ibig sabihin, hindi lang siya pang mahirap, pero pwede din sa mga nagsusumikap din, no? Buwan-buwan nagbabayad ng upa, 15 at 30, no? Mabibigyan din kayo ng pagkakataon. Kasama po kayo dyan. Ayan yung handbook. Residence handbook. Ha? Para ka talaga tumira sa kondo. Makapalo yan. May mga litong-tunin na kailangan sundin kasi aalagaan natin. Kasi bilyong-bilyong po yan. Hindi po yan simple. Mahal po. Pero masaya ako, ha, kayo ng mga magbebenepisyo na natupad ko para sa inyo yung pangarap ko, pangarap ng nanay ko, pangarap ng tatay ko na magkaroon ng sariling bahay. Kaya napaka-historical nung insidente kanina para sa akin, makasaysayan yon para sa akin. Yan ang sinabi ko kay Vice Mayor Hani kanina. Sabi ko kay Hani, sabi ko, ibigay mo, nung araw nangangarap lang ako. Ngayon, dahil salamat sa Diyos, sa mga taga-lungsod ng Maynila, binigyan niyo ako ng pagkakataon. Ayun lang naman ang hiningi ko sa inyo, pagkakataon. At patutunayan naman natin kung paano magmahal ang pamahalaan sa kanyang mamamayan. Kaya ito po, a moving day for me. No? Para sa akin man lamang. Pero ito, may papakita na kaya siyang gawin. Posible siya, hindi siya imposible. O ngayon, may batas na. O alam, malamang siya hindi, nagtatanong na kayo, may or may, paano maka-avail? Ano, yan ang tanong, no? O, kasi hindi naman ang tanong sa akin dati. Kasi ngayon may batas na, malinaw na. O, na pwede rin maka-avail, may porsyento doon eh, pwede rin maka-avail yung mga renter. O, nangungupahan. So, squatter, nangungupahan. Okay. Kayo po ay makipagbigay alam sa USO, Urban Settlement Office, na pinamumunuan. Ayan, mabait yan, si Attorney Chris Fernandez. Nako, napakamahirap niyan. Sa mga nangungupahan. Ayan, Diyos ko. Okay. Tayo, ha? Ano ang kwalifikasyon? Yan ang hinihingi na. Yan ang mga tanong ng utaw, no? Yes, po. Wala. Opo. Wala. Paliliwanag ko, ha? Kasi ito importante. Dahil ako, dati rin akong squatter, ha? Walang kwalifikasyon. Yung beneficiaryo doon sa area na squatter na gusto natin itaas yung antas ng pamumuhay, at yung mga darating na applicants. Walang down payment. Okay. May bayad ba? Walang bayad. Ibig sabihin, hindi nyo bibilin. Meron ba akong bibigay buwan-buwan? Opo, meron. Meron po. Dalawang bulig. Nandiyan sa ordinansa mismo. Dalawang bulig. 2,000. Sorry, pasensya na, ha. Excited lang ako para sa inyo.
2,000 pesos buwan-buwan. Eh para saan po, Yorme, yung binabayad kong 2,000? Hindi ako may-ari kasi hindi ko binili. Eh yung 2,000 ko, ano ho ba yun? Yun yung parang gastos ko buwan-buwan sa kondominium. Na, hindi po. Ganito po. Lahat ng pabahay natin, lahat ng kondominium na gagawin natin under this law, no? Walang sino man ang magmamay-ari sa inyo. Okay? Ngunit, habang kayo'y nabubuhay at sampu ng inyong lahi, lahi nyo ha? Sabihin, anak, wanto kayo. Wanto sawa. Eh, Yorme, eh, habang buhay ko rin naman pala, habang buhay ko rin naman pala gagamitin, eh, ba't hindi nyo pa ibigay sa akin? Ay, hindi po. Dahil, kaya nag-fail ang mga housing nung araw, ha, ibinibenta ng benepisyaryo. Sukdo lang mapunta sila sa kalsada muli. Eh, pagka nakaisip, pag nakaisip ng pera, uy, pag binenta ko to, laki kong pera. Pero yun ay panandalian lang. Ang gusto ko, habang buhay kayong panatag na may masisilungang matino. Kaya hindi ko papayagan yung pagkakataon na kayo ay magmay-ari, ha? O para naman na sa ganoon, magdating ng araw, o ito naman, balik na rin ko. Ayaw nga ibenta ng nanay, ayaw nga ibenta ng tatay. Halimbawa lang ha, ay namatay na sila pareho. O, eh binenta naman ang anak. O saan mapupunta ang mga apo ninyo? So sa akin, ang gusto ko long term. At walang mamimihasa. Walang magsisindikato. Walang mapapaboran. Kasi pagka nagkabayaran yan, ha? Eh chances are magkakatulungisan. Magkakabenta. Eh ayoko. Kasi gusto ko ending. Ending ng pagiging squatter. Ending ng pagiging renter. So ibig sabihin, kahit na hindi ka may-ari ng condominium, ha, ikaw ay may karapatang ibinibigay sa iyo na yan ay gamitin mo at sampu ng iyong pamilya habang nabubuhay kayo, habang nandiyan yung building. Ayan ha. So anong ibig sabihin? Yorme, parang kami rin pala may-ari. Opo. Kaya lang, dahil hindi ka talagang official na may-ari, oh, hindi mo siya maibebenta. Katulad ng concern ng ibang taxpayer. Yorme, bigay tayo ng bigay sa mga yan. Tapos ibebenta naman nila. Kami nagbabayad na buwis. Tapos sila, nakikinabang lang. Tama naman. May katwiran ng taxpayer. At yung katwiran na yan, totoo yan. Nangyayari yan. Eh, ako squatter eh. Alam ko rin naman ang ugali sa kalsada eh. May mga ganong ilan. Marami dyan, matitino. Pero may mga ilan. Eh, paano yung ilan makakuha? Tapos ganun palang plano. Kawawa naman yung napagkaita. So, yan ha. Kaya importante yung batas na naipasa. No? So, 1-2. 1-2 sawa. Oh, Yorme. So, bayad ako 2,000. Dati na umuupa ako 7,000. Di may savings ako 5 bulig. Opo. O dati, Yorme, nakikipisan o nakikitusok ng lupa na may lupa, nagbabayad ako 3,000, 4,000. So, 2,000 lang babayaran ko. Opo. O ngayon, mga kababayan, ito pa ang catch. Ito pa ang catch, ha? Yung 2,000 na binabayad ninyo, halimbawa lang, dumating ang takdang panahon, mas gusto nyo ng mas malaking bahay, mas umunlad na kayo, o tumama kayo sa loto, or naging masikap kayong mas maganda. Sinikap ninyo dahil meron na kayong masisilungang maayos, sinikap nyo na lang yung makakain at saka pagpaaral ng anak ninyo, o nagbunga, o umasenso anak ninyo, o gusto nyo lang lumipat. O. So alis na kayo dyan. O. Ngayon, may babalik na bago. Nakatulad nyo din na nagsisimula. Ito maganda. Yung 2,000 na binayad ninyo, halimbawa, kayo tumira ng 10 taon. O hindi, sa gawin natin 20 years. Accumulatively, ha? Lahat ng binayad mo ng 2,000, so 24,000 isang taon. 240,000 10 taon.
480,000, 20 years, isosoli ko yun. Isosoli yun ng siyudad ng Maynila. Yung naipon yung 2,000 buwan-buwan para pandagdag ninyo sa bago ninyong bahay na mas malaki at may lupa. Oh, hindi ka may-ari, pero habang buhay kang nakatira, salin lahi mo, ha? Hindi saling kapitbahay, ha? Salin lahi, ha? O, pababa, ha? Okay. O, tapos yung 2,000 mo, o, babalik ko sa iyo. Minus interest. O, bakit to? Isa sa pinakamahina ang gobyerno. Ay, buti nang alam nyo rin, alam nyo yung kahinaan ng gobyerno. Ang mahina sa gobyerno, magminti na. O, dahil ang namamahala sa gobyerno, politiko. At ang politiko, chances, katulad ko, chances are magbigay ng pabor. O, eh, yun, yun. Duduktong, lalagyan ng sampayan dito. O, duduktungan ng kusina rito. Ha, nakita nyo yung ibang mga, yung mga yan dyan, di ba? Nakita nyo? Para mo lang pinalaking squatter. Kailangan kayong disiplina, magdisiplina. Kasi ipapamahala ko yung maintenance ng elevator, ng common lighting, common area lighting, at saka maintenance ng building sa pribadong sektor. Okay? Importante, no? PMO ang tawag doon. Property Management Office. Para tunay at manatiling malinis, walang duktungan, walang kung ano-ano doon na sa hallway o tinda rito, tinda roon. Mabababoy. Ayoko po. O ngayon, Yorme, kaya namin yan disiplinahin. Opo, naniniwala po ako sa inyo. Pero pag dumating na yung isang siga, mahihiya kayong sitahin yung siga. At pag lumapit naman sa politiko, yung politiko naman pagbibigyan yung siga. Kasi leader niya. O kasi presidente ng asosasyon. Nakukuha niyo mga kababayan? Diniscuss ko lang yan na thoroughly habang nagdi-dinner kayo. Kasi gusto ko, alam ko sa dami ng problema ninyo ngayon na kinakaharap. At in fact, ngayon marami sa inyo nag-iisip paano magbabayad ng upa sa katapusan. Ito ay hopefully, maparami pa natin na maparami. Bagamat talagang sa maikling panahon lamang inagawa na itong mga to, kaya naniniwala ako kahit na sino pa mga susunod na mayor, alam na nila ang gagawin nila. Ipagpapatuloy na lang at sana nga matutong ganun sa buhay. No? Itinutuloy yung maayos, kung maayos man, kung epektibo, epektibo. No? Ayan po. Ayan, ngayon mga kababayan, pangarap ko yan. Pero hindi ko yan idea. Idea yan ni Prime Minister Lee Kuan Yew. At sa tingin ko, kaya natin gawin din dito. No? O ngayon lang, sakto naman, masaya ako para sa inyo. Ha? So, saan makikipagtulungan, makikipagbigay alam? O, sa uso. Ha? O, yung mga renter. Nako, punta na kayo. O, sa totoo lang, gagawa na po namin yung ano, yung tawag dyan. Ha? Model. Ano ba yung model? O. I hope maliwanag.